Kalunos-lunos ang sinapit ng 2 taong gulang na bata matapos umanong ihagi sa pintuan at bubugin ang kanyang amain. Paliwanag ng sospek na alimpungatan ito sabay na narinig ang boses ng bata kung kaya nagawa niya ang krimen. Ang buong detalye sa report ni Jim Tejano, exclusive. Ma, si Tantan hindi na uminga. Tapos hindi ako naniniwala, tumakbo ako. Tumakbo ako ng mga oras na yun. Nabutan ko, wala na. Nangingitim na yung anak ko. Puro dugo na. Kalunos-lunos ang sinapit ng 1 taong gulang na bata. Matapos na itulak at bugbugin ang amain ito Linggo ng gabi. Nangyari ang krimen pasado alas 8 ng gabi sa mismong bahay nila sa Barangay Paho, May Kawayan, Bulacan. Kwento ni Joanne, alas 3 ng hapon noong Linggo. Dumayo sila sa isang kaanak upang makisaya sa kaarawan ng kanyang pinsan. Maging ang kinakasama nitong si Raul Alpon na siyang suspect ay naroon din sa mga oras na iyon. Nung umuwi po siya, nakita niya na bitbit po ng isang bata yung anak ko. Sinabihan niya daw po yung anak ko na lumabas ka na naman. Ang tigas talaga ng ulo mo. Walang kamalay-malay ang ina ng bata. Ito na pala ang huling makakasama niya ang kanyang anak. Tinatanong ko kung ano nangyari. Sabi niya tulog lang, magpapakilaman, tulog lang, nagpapahinga. Nirevive niya po yun. Sumuka na siya. Nung hindi niya na po marevive, nilabas niya po yung bata. Pero hindi ko na kaya kasi nawala na po ako ng malay nun eh. Mamakawa yung anak ko sa kanyang tama na hindi niya pinakinggan. 3 buwang buntis ngayon si Joanne. Hindi alam paano bubuhayin ang naiwang panganay at ang kanyang nasa sinapupunan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, lasing ang sospek ng mangyari ang krimen. Sir, may tawag po sa amin noong Linggo ng gabi at agad po namin itong respondihan. Hinga po, nandun yung suspect na lasing, kaya po nakuha po agad natin yung suspect. Bagamat aminado ang sospek sa nagawang krimen, katwiran nito, naalimpungatan lamang siya nang marinig ang iyak ng bata. Naalimpungatan po. Kasi po nakainom po ako noon. Tapos yun po, umiyak, napalo ko na napalo. Pero inaamin ko po yung pagkakamali. Bagay na pinabulaanan ng ina ng bata. Ayon kay Joanne, unang pinauwi nito ang kanyang mga anak upang makapagpahinga na. Sinong mga oras na yun kakauwi niya lang? Pinasunod ko yung anak ko, ganun na yung nangyayari. Sabi ng anak ko sa akin, nakita niya na hinagis niya yung anak ko. Walang kapatawaran yun. Hindi lamang anya ito ang unang beses na pinagbuhatan ng kamay ang bata. Maging siya man ay nakaranas ng pananakit sa kamay ng kanyang kinakasama. Kasong murder ang kakaharapin ng suspect at habang buhay na pagkakabilanggo. Nakikiusap po ako sa mga ama na yung mga anak po natin ay alagaan po natin at habaan natin ng pasensya at kahit hindi man natin sila kung may ano na nagkakamali sila, lagi natin silang aalagaan at pamahalin. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lang at mag-subscribe sa @NET25 TV.